So, yun ang ano mga kagadget. Yung ginagawa natin ngayon is A3S. A3S. 1803. So, ang problem niya is dead foot. So, yan. Ang problema niyan is yan po. Bad health. Naka-exceeded na yung maximum niya. So, ang gagawin natin ito, i-repair natin siya. So, sundan nyo lang po itong gagawin ko kasi ito po yung pinaka-importante sa lahat ng mga nag-J-Tag dyan or sa mga baguhang nag-J-Tag pa lang. Madalas kasi nawawalan siya ng alimingan. So, ang gagawin natin, ipapakita ko rito kung paano siya ma-re-reserve yung alimingan. Siyempre, unang-una, magdadam tayo ng room. So, user data, then dito, select lang natin kahit mga pina natin 128 na lang, 128 MB. So, read natin siya. Hindi nyo naman kailangan mag, mag-backup niya ng malakihan. Malakihang backup. Ang mahalaga lang dyan is sa magkaroon lang kayo ng backup dun sa room partition niya para makapag-flash kayo ng firmware. So, ang kailangan nyo lang dito is JTAG and yun lang, wala na kayong ibang gagawin. Pag na-flash nyo na siya is buhay na siya. Yung iba kasi ang ginagawa, dinadirect flash, hindi na ito nire-repair. Sa AE tool, direct flash lang siya, pero matik yun, mga ilang araw, magbabackjab yun. So, ito, marerepair muna siya yung storage niya, yung exceeded niya. Tatagal pa yung lifespan ng phone yung ginagawa. So, medyo I'm not expanding. So, mga kagadget, kung kayo bago sa aking channel or napadaan lang sa aking video, please hit like, subscribe and click notification bell para sa mga bago ko pang video tutorial na i-upload sa aking channel, and please share my video para dumami po yung ating subscriber. So, ngayon po kaya re-remind ko lang po uli
sa mga customer ko na nandito sa channel ko, wala na po ako sa SM13. Gumagawa na lang po ako ng ng aking pagre-repair is dito sa bago kong shop sa Sunnybrook 1, Barangay San Francisco, General Trias, Cavite. Yun po. Doon nyo po ako pwedeng puntahan. About naman po dun sa contact number ko is nandito po sa description ng video. Then yung kung saan nyo po ako pwedeng makontakt sa FB ko at saka sa Twitter, Instagram. Pwede po yun. So, mamaya po ilalagay ko po yun. So, pagdating dito sa room 2, pipiliin naman natin is 4MB lang. Okay na yan. Check natin kung nag-dump siya ng buo. So, ito yung dinump natin. So, yan na. Ito na yan. May pang-repair na tayo mamaya ng ating partition. So, hindi pa natatapos to. Kailangan pa natin ma-preserve yung IVI ng unit na ginagawa natin. So, punta tayo kay lead vendor, then find partition on the device. So, mag-i-scan si JTAG. Hintayin matapos. Then, lalabas po ito. Ito yung pinaka-firmware na laman ng inyong phone. So, kaya siya deadboot kasi nag-exceeded siya. Kumbaga, maraming laman yung unit nyo. Or, sa customer ko lang itong bahay na to. Maraming laman yung unit nyo. Konti na lang yung space. In-update nyo pa. So, nagkakaroon nga siya ng bad. Kasi, exceed na yung laman ng internal nyo. In-update nyo pa yung unit nyo. So, ang gagawin po natin dito is uncheck natin, then piliin po natin ito, itong apat. Then, yan, yung apat na yan, pwede na yan. So, read natin. I-dump na natin ilagay. So, yes na lang. Natin kung na-dump siya. Kaya natin matapos siya natin. Check natin kung na-dump natin yung apat na file. So, ito yung apat na file. Ito yung raw file natin. So, mamaya kasi, kailangan natin itong, hindi na natin ito i-insert. Ito na lang ang i-rewrite natin. Itong apat na ito. So, simulan na natin i-repair yung scan natin ulit. No, mga ka-gadget, no, bago natin gawin yung isang bagay, mapabagong unit na yan, huwag tayong aasa dun sa na-download natin na dump. Kasi si JTAG po, ma-backup mo lang yung dump room nito, pwede mo siyang ipang-repair doon sa unit. Unless yung unit hindi pa nare-repartition nung mga unang humawa. So, ang gagawin natin dito is, i-re-repartition lang natin to. So, gagawin natin, punta tayo ulit kay EMMC General, then punta tayo kay EMMC advance muna tayo. So double check natin kung talagang ano nga siya, bad health nga. So yan, so punta tayo kay EMMC HW partition, then baba natin, lagyan natin ng check tong mga to,
Then after nyan, final recital. So, yes. So, yan. Ito, after nyo marerite, reconnect nyo all. Kailangan makonnect nyo to. Mawala siya sa ma-disconnect nyo yung USB, then yung battery, then balik natin ulit. Then yung USB. So, scan natin ulit kung nawala na ba o nandiyan pa. So, wala siyang nakikitang partition yan kasi nga, binura na natin. Nirepart na natin. Kumbaga, yung partition ng AMMC natin na pinaglalagyan ng mga firmware is burado na siya. So, ang gagawin natin, magre-rewrite tayo ngayon ng room para magkaroon siya ng partition sa mga firmware na ilalagay. Yung file ng firmware, may ilalagay niya ng tama do sa divider ng room na gagawin natin. Yung binakap natin. So, ayan. Partition is not found. Kasi nga, dinisable natin siya. Kumbaga, burado na yung partition niya. So, kumbaga, nag-back to zero yung AMMC. So, ang gagawin natin, kaya kailangan natin siyang i-rewrite para magkaroon siya uli ng partition. Yung mga pinaglalagyan ng file ng firmware. Doon siya papasok sa tamang paglalagyan. So, ayos muna natin sa data. So, naka 128 tayo kanina. So, ang gagawin natin, yung binakap natin mismo dun sa unit ang ipangre-refer natin. Hindi mo naman kailangan umasa pa dun sa mga download na yan. Ang kailangan mo lang, bago mo siya simulang gawin na i-JTAG, kailangan na i-backup mo muna yung room at saka yung mga importanteng file na pwede mong makuha dito. Mapa F7 man yan, Realme man yan, F9 man yan. So, sa F9 kahit hindi ka mag-backup kasi pwede mo siyang i-rewrite. Ang kailangan lang natin na mag-backup is yung F7, A3S, A7. Basta Qualcomm type, kailangan mag-backup ka. So, simulan na natin yung pagpa-flash natin dito sa... Unang-una, i-check mo all, write all room region doon sa binakap natin. Then, browse natin kung saan tayo nag-backup. Ito. Then, click natin si room 1. Automatic yan. Magkakalaman na yan. So, rewrite natin. Pansin nyo, di ba? Kanina, nawalan siya ng partition ng mga gadget, no? After natin marerewrite, nakikita nyo yan, magkakaroon na siya ng partition. So, nagkaroon siya ng error. So, okay lang yan. Tuloy-tuloy naman, hindi naman nag-stop yung ating. Dito walang error sa room 1, nagkaroon siya ng error. So, ang gagawin lang natin, ang check natin to kasi may error sa room 1. So, yun ang ipa-flash natin. Re-flash lang natin yan pag nagka-error. So, pag nagka-error, saka tayo mag-scan kung okay na. So, write natin ano. Huwag kayong kabahan dyan sa error na yan kasi patay naman yung unit eh. Kahit logo lang yan, huwag kayong kabahan. Kasi Qualcomm niya mabubuhay yan kung talagang hindi sira yung AMC.
Itong procedure na to, hindi mo na kailangan bakbakin pa yung AMMC nito. So ayan, nag-error. So dahil error yan, ulitin lang natin ulit. Kasi hindi na-accept yung 1, 2, 8. Then, babaan natin para medyo ano lang yung flow. Success na, walang error. Nagkaroon siya ng error kasi sobrang bilis ng frequency natin. So, yun. Scan natin siya kung meron ng partition. So, yan. Ito na ngayon yung ating partition. Yan. Di ba, makikita mo yan yung mga pinaglalagyan na sukat ng mga ng file ng firmware na, na ibabalik natin, i-re-replace natin. Dahil sa pagpa-flash naman, hindi ako nagpa-flash dito. Eh, mas magandang flasher niya. So, punta tayo kay C3X EMMC Manager. Kasi dito, smooth lang. Set natin as ISP, then hinaan lang natin yung frequency, then Qualcomm mode, data guess, and then SD and MC, then connect to JTAG. Yeah.
Eto, kunin muna natin yung ating firmware kasi nasa ibang drive. Yung extract nating firmware. Pa tayong i-extract na ito na pala, meron na. So, lagi lang natin muna sa palabas. Natapos na yung flat. Ang gagawin lang natin dyan is i-select lang natin yung pinaka folder. Yan. Then unatin natin CPH 1803. Yan. Then automatic yan, lalabas to. So eto, etong apat na to. So ang gagawin natin dyan, papalitan natin yan. Yung sa dinump natin kanina, doon natin kukunin. Tandaan nyo po ah, hindi pwede yung nakapag-backup ka doon sa ibang unit, ipa-flash mo rito, automatic patay pa rin yung unit. So, ang kailangan nyo, kung ano yung mabak, hanggat maaari mag-backup kayo, mag-backup kayo dito sa unit na to. Sa unit na ginagawa nyo, para hindi kayo maghanap ng IMEI. Double click nyo, lagay nyo pa rin tong modem 1 and modem 2. So ayan, so ang gagawin lang natin dyan is tanggalin natin to, then erase Google natin para mabura na yung pinakaano nya. Hintayin natin yung matapos yan.
isa pa po, no, mga kagadget, sa pagpa-plus po ng unit, ugaliin nyo po kung nag-JTAG kayo, huwag kayong magsasaksak ng kahit anong flash drive pag nagpa-plus yan. Kasi once na nag-plus yan at nagsakpakay na nagsalpak, automatic ulit kayo dahil mag-aero. Yun lang ang payo ko sa inyo. After nito, ipitest natin kung buhay na si cellphone nung muna tubig.
natin siyang matapos. Medyo tatahimik muna kahit sandali.
natin kanina. So, i-request na lang natin siya. Thank you.
yun na mga kagadget. Natapos na. Ito na siya. So, try na natin yung check yung dulo. Time check is 2:10 a.m. Successful po yung ating pagpo-program ng A3S. So, check na lang natin siya kung may IMEI. Thank you.
i-set up na lang natin yung unit dahil okay na naman siya. So yun lang payo ko mga ka-gadget, ano, in case na magpa-flash kayo or mag-jtag kayo ng mga unit talaga, need nyo i-dump yung room at saka yung kailangan na file para ma-reserve yung kanyang thing. So yun po, nagawa natin, check natin yung IMEI, so, serve ang IMEI, hindi siya null. Alam natin yung brightness, makikita. So yan, did IMEI. Okay po yung IMEI niya na reserve. Yung apat na file na pinagdag ko rin sa flash file, yun na yung pinaflash ko rito na backup niya mismo. So kaya naging okay po yung file natin. So hanggang dito na lang yung video ko. See you on my next tutorial. Paalam.